Hello everyone and welcome po sa ating channel! Ayan, meron akong i-share sa inyo at ang i-share ko sa inyo ay ang yes, ang skincare routine ko kapag ako ay nagta-travel. So, ngayong gabi, pagkatapos ng mga tour namin, pagkatapos akong pumunta sa beach, yeah. Pagkatapos, saan pa ba kami pumunta? Pagkatapos ng sand na mukhang na sand na napunta sa mukha ko, sa buong katawan ko. Basta ang daming kaganapan na nangyari sa amin kanina. So, ngayon ay mag-i-skincare na tayo. At guys, nga pala ha, kapag nag-travel kayo, importanteng nag-i-skincare pa rin tayo. Dahil, pag nagte-travel tayo guys, dito tayo mas exposed sa araw, di ba? Lalong-lalo na kapag beach, ayan. So, grabe, talagang babad na babad tayo sa araw. At, pasensya na guys, medyo madilim. Madilim kasi dito sa hotel. Alam nyo ba, kaya ako, ginawan ko na lang ng paraan. Ayan, oh, tingnan nyo guys. Tadaan! Cellphone ko na lang para medyo makita nyo naman ako. O, di ba? So, ito yung mga nangyari kanina. Ako sa araw. At ito yung mga tips ko sa inyo at ito yung mga ginagamit kong products kapag ako ay nagta-travel at kapag ako ay exposed sa araw. So, ito sila guys. Shadan! Ayan, ipapakilala ko silang lahat sa inyo. At syempre, kapag nagka-travel tayo, konting product lang naman yung ginagamit ko, pero super effective nito sa akin. At napaka-importante nito mga products na to sa ating skin. So, ano-ano nga ba yun, guys? Unang-una, syempre, itong sunblock. Ito yung mga ginagamit ko talaga. Bumatanggal ka ng viewers sa aking channel. Ito yung talagang pinaka-naging favorite kong sunblock sa lahat na nagamit kong sunblock. So, ayan siya, guys. By the way, ha, wala na akong coco. Baka mabother kayo. Baka kung anong sabihin nyo, bakit anong nangyari dito sa koko ko. Okay, so ito na. Ayan yung aking ginagamit. Hindi siya malagkit. As in, hindi siya malagkit. At sa Watson's nyo lang ito mabibili. Basta, I think 400 or 500 or 300. Basta ipa-flash ko na lang kung magkano to. Ito yung ginagamit ko sa aking buong katawan. Pati si Algin, pati si Annika. Ito rin yung ginagamit nila. Basta bago ako maglagay ng makeup, ito muna yung ginagamit ko. Kulas na kulas yung aking makeup. Ito nga pala yung itsura ko kanina, guys, ha? Ayan o, diba? Sobrang glam na glam. Pero ngayon, nag-haggard na ako. Wala na akong lipstick. So, this is it. Pinaka-first step kong ginagawa ay tinatanggal ko muna ang aking makeup, syempre. So, ito yung ginagamit ko. Si Baby Oil. Sobrang sa akin effective to guys ha. Itong si Baby Oil. Kasi feeling ko kapag nag-oil ako ng aking face, yung buong mukha ko ay nalilinis talaga at nawawala yung makeup ko. Dati ang gamit ko si Garnier. Kaso nga lang, parang feeling ko kasi sa kanya, water kasi siya, water base, parang ganun. So parang feeling ko kapag matindi yung makeup ko, hindi natatanggal. Kaya nag-switch ako dito at diet. Murang-mura lang. Tapos, syempre, si wet wipes. Ito yung ginagamit ko. Meron akong ginagamit yung charcoal na Pure Derm. Kaso nga lang, wala na. Naubos na siya. Ito na lang yung may stock ako sa bahay. Pero, guys, maganda rin to. Isa rin to sa favorite ko. Charcoal at si collagen. Ayan siya, guys. Flip the bangs. Pero, make sure nyo muna, guys, sa bago nyo hawakan yung mukha nyo, kahit ba may makeup pa kayo, is clean yung hands nyo. Hands. Kaya dapat mag-ugas muna tayo ng kamay, okay? Ayan. So, spread. Ayan, grabe! Nahawakan ko puro buhangin. Naglumpasay kasi ako kanina sa buhangin eh. Grabe ang gaspa. Para ako nag-scrub, guys. Ayan, puro buhangin yung mukha ko. Dumikit lahat ng buhangin sa mukha ko. Ayan, no? Parang tuloy ako nag-i-scrub ngayon. May oil na yung ating mukha. Kukuha tayo ng isang wet wipes para matanggal ng tuluyan yung makeup natin. Dahan-dahan lang guys ha. Siyempre, kailangan dahan-dahan pa din tayo. Ayan, makukuha na siya. Ayan, kita nyo. Yan yung katas ng aking
makeup. Wait lang, naramdaman ko yung hikaw ko. Meron pa pala akong hikaw. Wait, tatanggalin ko muna yung hikaw ko. Dapat pala ha guys, ha, bago kayo mag-skincare, tanggalin nyo muna lahat ng mga, ng mga accessories nyo. Nakalimutan ko tanggalin eh. So, pagkatapos natin mag-baby oil, pagkatapos natin mag-wet wipes, ay maghihilamos tayo. So, ang ginagamit kong panghilamos ay sabon. Kasi kapag mag-facial wash ako, feeling ko kasi hindi nakiklean ng mabuti yung mukha ko. Kasi nga, syempre, may oily, ma-oil yung mukha natin. Kapag ma-oily yung hinuhugasan, ay mahirap talaga kapag hindi sabon yung ginagamit. So, ang ginagamit ko sabon ay si Johnson's & Johnson's Baby Soap. Oo guys, kung matagal ka na talagang viewer, yun talaga yung ginagamit ko sabon. Pero nag-switch ako kay Wayne Soap. So ayan siya guys. Ayan, nag-switch ako dyan. Kaso nga lang, wala na akong stock. Kaya wala, nagbalik ulit ako kay Johnson's and Johnson's Baby Soap. Ito siya guys. Sorry ah, kasi syempre kapag travel, kailangan maliliit ang dala. Kaya ito lang yung dala ko. Wait lang, maghihilamos lang ako. Now guys, tapos na ako maghilamos ng soap. Next step naman natin ay mag-scrub tayo ng face. Importante nag-scrub tayo ng face kapag mga ganitong scenario kapag nag-travel tayo. Kasi nga, lahat ng dirt, basta lahat pollution. Kasi nga, syempre, maghapon tayong nasa labas. So, lahat ng mga kadumihan sa buong paligid ay napunta sa mukha natin. Lalong-lalo na, naka-makeup ka pa. Kaya, kailangan natin mag-scrub. Ginagamit kong scrub ay ito. Nilagay ko lang siya sa maliit para alam nyo na, buti lang yung bit-bit. Ang laman nito ay si St. Ives. St. Ives Apricot. Si Apricot yung dinadala ko guys kapag nagta-travel kasi mas hard siya. Hardcore. Ibig sabihin, mas nakakatanggal siya ng malubhang dirt sa inyong face. So, ito yung kanyang itsura guys. Ayan. Yung kanyang meter is nasa hard. Basta yung pinakadulo. Yung pinakamatindi. Yun. So, ayan. Konti na nga lang eh. Lalagyan mo lang siya sa buong face mo. Scrub mo na siya sa iyong face. Ayan. Scrub mo lang para alam mo yun yung mga dirt na nangyari kanina. Ayan, for sure. Ang daming dirt dyan. And then, pagkatapos natin mag-scrub ay iwa-wash na natin siya. Okay? Yun nga pala, meron akong tip sa inyo. Dapat ang gagamitin yung pampunas is tissue. Lately ko lang to natutunan pero effective. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag towel ang ginamit nyo, hindi nyo alam kasi kung sino-sino yung gumagamit noon. Malay nyo, may ano siya, di ba? Yung mga ganun factor. Pero hindi naman sa maarte. Pero syempre, kailangan natin alagaan yung sarili natin. At saka, ang nagsabi kasi mismo sa akin yan is doctor. Yes, doctor mismo yung nagsabi sa akin na dapat tissue ang gamitin sa mukha. Kasi napaka-sensitive kasi ng mukha natin. Pero effective. Promise, swear, hindi to sponsor. Sponsor, tissue. But, hindi pa tayo natatapos. So, ang next step natin ay mag-moisturizer tayo. At ito ang gamit ko, guys. Tudan! Parang alam nyo kung ano yung nasa loob, no? Ang nasa loob na to ay ang aloe vera and snail. Yun yung isa sa mga holy grail ko ngayon. Sobrang ang ganda nito guys, promise. Ito yung lately na ginagamit ko. Ayun yung kanyang itsura. Sinalin ko lang siya dito guys ha. Kasi syempre, pag nag-travel, kailangan isalin-salin nyo lang sa mga ganito. Para konti lang yung bibig nyo. Ito yung kanyang itsura. Ayan. Para siyang aloe vera gel, pero mas ano siya, mas hindi masyadong malagkit. Ewan ko sa akin na hindi siya malagkit. So, ayun na nga. Ayan, ilalagay lang natin siya. Ganyan. So, ganyan. Mas maganda guys, pag naglalagay ko yun ng mga ganito ay itataas nyo, okay? Itataas. Para hindi magsag ang ating face. Saka alam nyo, napaka-perfect din ito, lalong-lalo na kapag galing ka sa arawan. Kasi hindi mag-burn ang iyong skin. Kasi may cooling effect siya. Mas maganda nga ito galing sa ref eh, kaso nga lang wala kasing ref dito. Kapag kami nagte-travel, alam nyo guys, kapag may ref, itong mga to nakalagay sa ref yan. Kasi mas maganda itong i-apply kapag galing sa ref. Para alam nyo yun, yung pagkainit ng katawan nyo galing sa araw is mawala. Para hindi ma-burn ang iyong skin. Pagkatapos nyan ay, ganyan na siya guys. Hindi ko na siya hihilamusan at
naka-overnight lang siya sa aking face. So, kinabukasan ko na siya ng umaga, babanlaw. So, ang next step naman natin ay maliligo na ako kasi look at my inew. Wait lang ha, maliligo lang ako. Oh na guys, ayan, tapos na ako maligo. Ayan, pagkatapos kong maligo ay naglalagay ako ng... The good thing na lang ay meron na silang pouch. I think 199 pesos lang to or 100. Hindi ko alam. Basta ipa-flush ko na lang kung magkano siya. Tingnan nyo, di ba? Napaka-travel friendly. Ito lang yung aking bibit-bitin. Kasi nahihirapan ako yung nakatab. Nasa tab, nahihirapan kasi ako. Siyempre kapag mag-travel, di ba? Kailangan yung space natin is limited lang. Kaya kailangan, buti na lang. So, maglalagay lang ako sa aking buong katawan. Kasi, alam nyo na, galing ako sa arawan kanina. Ayan, maglalagay lang ako. Kailangan natin maglagay ng gento, guys, kasi nga, para hindi masira yung skin natin sa araw, lumamig yung pakiramdam ng ating skin kasi na-stress yung skin natin sa sobrang init ng araw. Kahit ba nag-sunblock ka, guys, kailangan pa rin natin maglagay ng ganitong product para hindi tuluyang maging sunog yung ating katawan, ang ating skin. Pero, hindi ko naman sinasabi 100% hindi ka magkakaroon ng tan lines. Magkakaroon pa rin tayo ng tan lines, pero at least hindi yung sunog na sunog. Yun. At least, mababawasan yung pagka-tan line natin. Ganun. So, pati dito sa ating legs, maglagay tayo. Ayan na guys. So, tapos na ako, ibababad ko lang yan ha, itong aloe vera na ito, binababad ko lang yan sa aking katawan. Maya-maya matutuyo na yan. Lalo-lalo na paglabas ko sa labas is may aircon. So, sobrang anlami. Makukool ng super-super ang inyong skin. At, by the way nga pala guys, hindi ko nga pala nabanggit sa inyo kung nasaan ako. Nasa Cebu nga pala ako guys ha. At, ito yung hotel namin. Ang pangalan ng hotel namin ay Anika Resort. Anika Island Resort. Ayan, kapangalan ni Anika. Kaya naisip ko din na i-share ko sa inyo itong routine ko. Kasi marami din nagre-request sa inyo nito. Kaya, this is the perfect time para ma-share ko sa inyo yung aking travel skincare routine. So, this is it. Magpapantulog lang ako at pwede na ako matulog. At yun nga pala, kung nagtatanong kayo bakit ako niligo ngayong gabi at bago ko itong binasa, ganito yung routine ko kasi sa gabi ako naliligo. Kasi nga kapag may mga tour, kailangan may oras kasi, kailangan maaga. May call time. Kailangan 6 o'clock, kailangan 7 o'clock, kailangan 8 o'clock. Syempre kapag basa pa yung buhok mo, pang ano pa sa oras. Kaya ang ginagawa ko, sa gabi na lang ako naliligo para kinabukasan ng umaga, tuyo na agad yung aking hair at paplansyahin ko na lang siya. Okay, so that's all. Thank you so much for watching. And don't you worry dahil itong Cebu namin ay ipa-vlog ko yan. So abangan nyo guys. Okay, thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye!